ni Bibi at ni Red Nubino. Yan ang kambalang Red at Nubino. Tama ba, Lorne? Para silang ano eh, no? Kambalang Lorne and Red. Grabe po, mga kalingap. Matindi, ano? Ang kambalang Lorne and Red. Lorne TV at saka yung Red Nubino. Maganda sila. Kung sila po ay nagsasalita po sa harap ng kamera. Bilip ako sa kanila, mga kalingat. Ganun dapat ang paggawa video. Hindi yung i-play mo lahat yung videos at wala ka namang ginawa. Hindi ganyan. Maganda yung ganun. Reaction video po. Alright. Hi to Miss Lorne TV, guys. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry Suya Wonder. I wish you all the best in life. Thank you! At Lorne TV, mga kalingap ng Lorne TV. Ganun po yan. Pagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Lorne TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Nubino, sa mapagpalang tanghali. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Samang tayong sulok ng mundo naroon, God bless po sa lahat. Okay guys, syempre for today's vlog, medyo late na po ito, no? Kasi yun nga po, maraming nagtatanong sa ating mga supporters ni Kuya Bal, bakit daw hindi natin ginagawa ng reaction video yung in-interview si Kuya Bal sa UNTV, no? Finiture siya doon, no? Sa pagtulong niya, no? Yung history niya, yung paano siya nag-start tumulong. So, sabi nga nila, no? It's better late, diba? Than never. So, yun po ang ating gagawing gagawa ng reaction video today, guys. Yung ating magandang balita, no? Magandang, kumbaga, magandang exposure at magandang ano yun? Papuri kay papuri. Kuya Bal. Oh, yung magandang papuri kay Kuya Bal. No? So, gagawa natin yan na reaction video ngayon, guys. So, pero bago po yan, syempre, sa mga... Hindi pa tayo nakasubscribe sa ating channel, Lorne TV, pakihit po ng subscribe button. At pakihit na rin po yung notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. At syempre, no, magpapasalamat na rin po tayo doon sa ating mga new subscriber, no, na wala pa rin sabang nagsasubscribe sa atin, no. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin ni Red Nubino, no. At patuloy pa rin po kayong nagsasubscribe at patuloy pa rin dumadami yung ating pamilya, no. Pataas ang pataas yung ating subscribers, mga nagmamahal sa atin at yung mga ating mga supporters na nandyan lang po, no, na laging nanonood sa atin, no? So, thank you so much, guys. At syempre, yung mga bago lang sa ating channel, pakisubscribe na po. Okay, so, tuloy-tuloy na tayo, no? Bago po natin ituloy-tuloy ang gawa ng reaction video to, bago po natin pusuan, no? Yung, syempre, may mga magaganda po kasing sinabi si Kuya Bal dito, no? Napakaganda po ng kanyang kwento. So, pero bago po yan, panoorin po na natin, no? Pagka maiksi ang kumot, ay matutong mamaluktot. Ngunit marami sa ating mga kababayan na nasa matinding kahirapan. Kahit naghigpit na sila ng sinturon, ay hirap pa rin na makaraos sa araw-araw. Ito ang naging hamon kay Val Matubang upang simulan ang kanyang advokasya. Ako rin po yung anak mahirap. Sa po kaming magkakapatid, walang ayos na trabaho yung tatay ko, yung nanay ko, din mo. Walang permanent yung trabaho, kaya lumaki kami sa hirap ng buhay. Napala ako siguro mga grade 5 o grade 4. Nag-ano na ako eh, naghahanap buhay na ako, nagtitindalik ng ice drop ng mga kakanin para lang makasurvive chronic pera, mabuhay. Marami na akong pinasok sa trabaho, shenduy po ako dati. Elementary pa lang, magsashen ako ng sapatos para lang magkapera. Ibig sabihin, lumaki ko sa hirap. Kaya alam ko rin po yung damdamin ng isang mahirap na pamilya. Maraming anak na talagang napakahirap po. Experience is the best teacher. Alam ni Val ang pakiramdam ng isang mahirap.
ito ang nagtulak sa kanya na tumulong sa kanyang kapwa kahit sa simpleng paraan lamang. Nagsimula yung aking charitable work na pagtulong ko sa mahihirap since 1981 pa. Ano lang po yung simula ko sa lugaw-lugaw, nakilala ko sa Facebook na tumutulong sa mga pamilyang hirap. Ang sinimula ni Val na munting proyekto ay ipinagpatuloy niya at ito ay nasundan pa ng maraming pagtulong sa ating kababayan. Noong una po, nagbabarabarangay ako, yung nagbabaybahay. Sinusuyod ko yung mga barangay at pinipili ko yung mga dapat tulungan. Minsan po yung mga barangay officials ngayon na nagtiteksta rin po sa atin para tingnan yung isang pamilya kung pwedeng tulungan. Makita ko ng mga bundok na tawid ng dagat. Ako mismo ang titingin talagang dapat silang tulungan kasi sa dami baga ng mahihirap, dami ng lumalapit. Umaapaw sa kalooban ni Val ang determinasyon upang maipagpatuloy ang kanyang advokasya. Alam niya na may magagawa siya para sa mga kababayan na nangangailangan. Ngayon, mayroon ako mga ginagawa sa bahay, karabihan po yung talagang mga senior ang gusto kong tulungan, mga senior citizen. Yun yung mga sobrang hirap ng buhay nila. Then sa mga malnourished, pamilyang mahirap, maraming anak, isa po yan sa ating mga tinutulungan. Gusto nating maabot sila. Ginamit ni Val ang social media upang mas lalong makaabot sa mga nangangailangan ng tulong. Naging paraan din ito upang makahikayat siya ng mga tao na gustong makatulong sa kapwa. Ang video ko pong na-upload sa YouTube, karamihan po doon mga pagtulong talaga. Karamihan sa mga video, mga pagtulong sa mga senior citizens, pamilyang mahihirap. Yun yung pinaka-focus ko doon na kaya ako nagbablog, may video. Baka may mga taong gusto rin tumulong mo sa tao na tinutulungan ko. Kasi pag ako lang mismo ang tutulong, hindi kaya. Kaya baka sakaling may mga gusto rin mag-share, tumulong, please makita po nila. Inilaan din ni Val ang kita sa kanyang vlogging upang maipagpatuloy ang kanyang pagkakawang gawa. Ang channel po natin may kunting kita naman, hindi magandang kalakihan. 60% doon, tinutulong ko din, yung 40% para sa operational expenses. Kasi may mga tao din ako dito mga na tumutulong. Meron nga dyan isang bahay na ang sponsor ko, 45,000 lang. Tapos ang halaga ng bahay, 115. Yung kulang, galing na po sa channel ko yon. Minsan nga may panahon na nai-stress na ako. Kasi minsan sa isang buwan, apat na bahay yung pinapagawa po natin. Wala ng pera. Kakambal ng adhikain ni Val sa pagtulong sa kapwa ang matinding pressure na makakalap ng pondo upang maipagkaloob ang hinihinging tulong ng ating mga kababayan. Ngunit maligaya niyang ginagawa ito dahil ibig niyang maipagpatuloy ang kanyang advokasya. Pagka nakakalakad pa ako, kaya pang magmaniho, kaya pang tumulong. Andiyan naman si Kalinga, yung anak kong susunod sa apak ko kahit bata pa naman yan, 26 years old pa. Ngayon ay tumutulong na rin po siya. Tayo po'y mahina na, tanda-matanda, hindi na kayang gumawa, hindi na kayang tumulong. Sino naman ang papalit? So tuloy-tuloy po ito na matalaga natin ginagawa. Bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay ang pagtulong sa kapwa na ibig niyang maipamana din sa kanyang anak. Ibig din niya sana na magawa ng iba ang pagtulong sa iba kahit hindi na ito dumaan sa kanilang channel. Ito na sinabi ko sa ating mga vlog, sa video po natin. Ang ginagawa po ni Kuya Val ay pawang pagtulong sa mga nahihirap ng kababayan, na senior citizen, pamilyang walang-wala. Sabi ko nga sa isang caption ko sa YouTube, sa Facebook, hindi paling namatay ng dukha. Ang mahalaga po, may natulungan po tayo. Kung kayo po meron naman, meron pa kaya na piling mag-share at tumabot sa kanila, baka naman po hindi po sa programa ko kahit po sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, sa inyong komunidad, pwede magsimula na abutin po yung aking kabayan. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling kalagayan sa buhay.
Kahit tayo ay mahirap, pwede tayong makapagkawang gawa. Ang pinakamahalaga ay ang pagnanasang makatulong sa iba kahit sa simpleng paraan, lalo na pagka nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay ating magawa. Okay. Okay, no? So, yun. Ang ganda, no? Ang ganda, guys, no? Nung kwento ng buhay ni Kuya Bal, no? Very inspiring. Ito pala yung nakaprograma na kahit mahina na siya, no, papagpatuloy ni Kalinga Prof. Oo. Simula 1981 hanggang kahirap pala to. No? Kaya pala tinitry niya na, no, si Kalinga Prof. Kasi yun pala yung plano niya, no, itutuloy ni Kalinga Prof. Oo. So, yun nga, no, diba guys, ang ganda-ganda ng plano ni Kuya Bal, no, na tuloy-tuloy pala po itong pagtulong niya na to, no, kumbaga, hanggang kahit matanda na daw siya, o siguro kahit hanggang mawala na siya, no, itutuloy ni Rab ang kanyang nasimulan na pagtulong. So, yun nga, no, guys, dito mapapatunayan natin na ang pagtulong po, eh, hindi pinipili, no, whether ikaw ay mayaman o mahirap. Kasi sabi nga ni Kuya Bal, siya ay mahirap lang, no. Pero pinili pa rin niyang tumulong kasi nga magpo-focus po tayo doon sa sinabi ng host, no, na experience is the best teacher. So si Kuya Bal, experience niya yung kahirapan, no? Kaya ngayon ang ginagawa niya, tumutulong siya sa mga mahihirap para kahit papaano po ay makatulong, no, na maidsan yung kahirapan nila, no. Katulad nga nung naranasan niya nung siya ay bata pa. At siyempre, masasabi rin natin na swerte yung mga taga-Dait kasi naging kababayan nila si Kuya Bal na may nagpaabot ng tulong, nagkapapaabot hanggang ngayon. Wala nung yung mga senior citizens sa Dait ay nakakalingap ng programa ni Kuya Bal. Nabibiyayaan ng programa ni Kuya Bal. At ganun pa man din, napakaswerte, no, ng mga tao na nagmamahal kay Kuya Bal. Kasi nga, si Kuya Bal, sa kagandahan po talaga ng kanyang loob, eh lumalaganap po yung kanyang programa, no, hindi lamang sa Dait, no. Dahil nga sa magandang pagiging ehemplo ni Kuya Bal, diba, eh, lumalaganap na talaga yung kanyang advocacy, diba, kahit sa ibang lugar. Tayo dito sa Rizal, diba? Meron siyang maabot, representative dito, diba? Maabot siya dito. Oo, bukod tayo, si Bobby 1243, shout out po. Bobby yung TV 143. Oo, yung channel ni Bobby TV. Sinusuportahan ni Kuya Bal. Dito pati po. Yung sa amin po, sinusuportahan. Dito po yan sa San Mateo Rizal din po, no? Si Bobby TV 143, pacheck po yung kanyang channel. At syempre, doon sa ibang lugar, no? Imagine nyo, sa Manila, si Kuya Mier, si Kaagapay. Si Kaagapay. Diba? Tapos sa Batangas, si kapatid na Kapeso, di ba? Tapos marami pang lugar, eh, di ba? Dami pang lugar, no? Kumbaga all over the Philippines na yung representative ni Kuya Bal, no, na makapagbigay ang adhikain, ay makapagbigay tulong. Ang pagiging charity vlogger naman po ay nasa puso po 'yan, eh, no. Kung talagang nasa puso po niyo ang tumulong. Katulad kami ni Katropang Red, no, guys, sa totoo lang, hindi naman po talaga kami yung first video po namin, eh, hindi naman po talaga pagiging reactor at charity vlogger, no. Kung mapapansin niyo po yung mga old videos namin, eh, ang talagang niche po namin doon, eh, is all about plants, di ba? Kami po ay mga plantitas-plantitas kasi si Katropang Red, eh, napakahilig magtanim. So hanggang saan na napamahal po kami kay Hungry Syrian, no, dahil pinapanood namin siya lagi. Hanggang sa dumating yung time na naging reactor po kami, no, naging defender kami ni Hungry Syrian, na nag-react kami dahil may mga issue lumabas kay Hungry Syrian. O ngayon po, ito nangyayari uli, no. Kumbaga same history, no, nangyayari uli. Napamahal po sa amin si Kuya Bal kasi ako naman sa totoo lang kaya talaga tuwa-tuwa ako kay Kuya Bal noon kasi kay Lola Damiana, 'di ba, no? Lagi kong pinapanood si Lola Damiana. Tuwa-tuwa ako kay Lola Damiana. Totoo po, napamahal po talaga ako kay Lola Damiana. So ngayon, tinutuloy-tuloy na lang din po namin yung pagiging reactor namin kasi dito po kami parang nagkaroon ng break, no, sa pagiging reactor. At kami naman po, kung ano lang po yung nakikita namin, yun lang naman yung ginagawa namin na reaction video, no. Di naman po kami naghahanap ng makakaaway, no, sa aming videos, no, sa aming mga reaction video. Kung tayo po ay nagpapakatotoo lang naman po dito, no. Ang gusto lang po namin ay supportahan si Kuya Bal bilang pagbabalik din ng paggalang, no, at
syempre pagbibigay respeto, no, dahil na lang din sa ginagawa niyang kabutihan po, no, sa ating mga mahihirap diyan sa Camarines Norte. So, ngayon po guys, na napatunayan po natin kung gaano kabait at napakabuting tao ni Kuya Bal, no. Ito nga, nare-recognize na po siya, di ba? Nare-recognize na siya all over the Philippines. Hindi lang naman po UNTV yung naka-recognize na kay Kuya Bal. Jessica, so... Oo, na-feature na rin siya sa GMA 7, di ba? Yung real time. Tapos sa Jessica Soho, di ba? Kumbaga, si Kuya Bal na-feature na siya sa mga big TV network, no? Mainstream media company, di ba? So, itong mga mainstream media na to, na nire-recognize si Kuya Bal at nire-respeto at na yung ano, nabibigyan siya ng papuri, kumbaga parang recognition, no, nitong mga big TV network na to. What more po ba tayo na mga small YouTuber na ang kagandahan nga po, mini-mentor pa niya tayo, di ba? May mentoring program siya. Tapos may assistance program siya sa mga small YouTuber. So, bakit po hindi natin maibalik, no, kay Kuya Bal yung napakagandang advocacy na simulan niya, na ibalik lang po natin ng konting respeto at pagmamahal, no? Diba? Hindi naman common tayo sinabing supporter ni Kuya Bal, eh, diba? Ang makikita na lang natin ay puro kabutihan ni Kuya Bal. Sinusubukan po namin na makakita ng masama, pero wala po talaga, no? Kaya nga, diba, ang punto po lagi dito, eh, wala naman po masama sa pagtulong, no? Hindi naman po masamang tumulong. Totoo naman po yun. At sa mga kapwa vlogger po natin na talagang gustong tumulong at gusto talagang makapagpahatid ng sa kanilang buong puso, eh, makapagpahatid ng tulong, no, sa kanilang mga kababayan na mahihirap o nangangailangan ng tulong, eh, by all means naman po, bakit hindi, diba? Hindi po natin pipigilan yan, at wala po tayong masasabi tungkol dyan, dahil ang pagtulong po naman talaga, eh, kung bukal po sa puso, eh, napakabuting gawain po yan, diba? Nasa Bible po yan, eh, no, na tayo po, eh, tumulong sa ating kapwa, diba? So, hanggang dun lang, no, guys, no, tayo naman, eh, ang gusto lang natin ipahatid dito sa ating channel, eh, maging mabuting tao po tayo, no, at tumulong, kung may kapasidad na tumulong, ipalaganap ang pagtulong sa mga mahihirap, no. At yun lang naman din po kami, bilang kami isang charity vlogger din, at ang advocacy po namin ay mag-feeding program. Kasi kami, ang gusto namin mangyari nagkatropang Red EC to end child hunger, no? Kasi po, kung si Kuya Bal po ay malapit sa mga matatanda, kami po ay malapit sa mga bata, no? Dahil yun nga yung lagi namin na pag-uusapan, kasi yung memory namin nung bata kami, eh, di ba, yung childhood memory natin, na tuwan-tuwa tayo, no, kahit sino naman po sigurong bata, no, up to now, yung mga bata tuwan-tuwa pag may nagpapapiling program, di ba? Kami na experience namin yan ngayon, na pag pumupunta po kami sa Taytay, yung mga bata puro maliliit po, no, tuwan-tuwa po sila pag may nakikitang mga magpapakain, pipiling program. So, yun po yung gusto namin, ituloy-tuloy lang po, no. Ang gusto lang po namin dito sa aming channel, magbigay ng magandang reaction video, no, at makatulong po sa mga bata na magtuloy-tuloy po yung aming feeding program. Tsaka, pakinggan natin yung sinabi ni Kuya Bal na peace na lahat, huwag na tayong batuhan ng mga salita. Magtumulong na lang tayo. Hindi, kami stop naman, na tayo sa lahat sa ganun. Kami naman po ni Katropang Red, pag sinabi naman po ni Kuya Bal na tumigil na, kasi bilang nire-respeto nga natin siya at nilulukap po natin siya bilang ating mentor na big YouTuber, no, kasi bilang siya po ay napaka-veterano na po sa mundo ng YouTube, talaga namang nilulukap natin siya, no. Pag sinabi naman ni Kuya Bal na stop na, let's tuldukan na, let's put an end to this issue, huwag nang palakihin, sunod-sunod naman natin siya, di ba? Katulad nga yun, di ba? Sabi niya, huwag nang palakihin yung issue, tama na. At totoo naman po talaga yung sinabi niya, no, mahirap po may kaaway, no. Totoo rin naman kasi po yun. Magiging charity vlogger tayo, tumutulong tayo sa lalong-lalo sa charts. Langit naman po yung may kaaway tayo na sa charts tayo tumutulong. Kaya stop na natin lahat yung mga... Hindi, oo. Tsaka ang ano naman din po namin, ang issue lang din po namin ngayon dito, sabi nga ni Kuya Bal, nobody's perfect, no? Na yun nga po, no, na sabi nga niya, kung may na-offend o may nasaktan sa ginawa niya, umingi siya ng dispensa, no?
Kaya tayo naman po eh tao lamang no, na minsan yung emotion natin no nadadala tayo no, nakakapagsalita ng hindi maganda. So tayo po eh magiging learning sama po sa atin to eh. Sabi nga po ni ano, di ba, nung ating host na UNTV eh, experience is the best teacher. So if you experience those things na may mga bashers, it's all right kasi nga it's part of your learning process. Okay lang po 'yon. So, 'yun nga po yung part po 'yon ng learning process natin. Dadaan po tayo talaga lahat diyan. So, nasa sa inyo na lang po 'yon kung paano niyo po dadalhin at kung take it as a constructive criticism, no, yung mga nang babash sa iyo. So, pabayaan niyo na lang po, no. Basta tayo tahimik lang po tayo. So, let's just continue to spread love na lang po. Okay. So, hanggang doon na lang po, no, guys. And syempre, no, ipopromote ko lang po ito, yung 3M canvas, no. 3M original canvas sa Shopee po, no. Pakicheck po. Ito po ay specialized po sila sa mga lona, yung mga all-around net, no. Mga heavy duty, chicken net, garden net, mga shading net, mga polynet, mga direct manufacturer po sila, lowest price, mga tent, no, sa mga nangangailangan po ng tent, ipopost din po natin dito yan. 3M original canvas yung Shopee store po nila. Oh, 3M sa online, sa original online canvas. Opo, sa Shopee store po nila. Kung may kailangan tayo, mga katropa, kalorni, order lang tayo dito. Oh, punta lang po kayo dun sa online store nila sa Shopee, ipopost po natin dito, guys, para makita po nyo. So, ang learnings lang po natin dito, no. Okay, guys. So, ngayon, no, dadako po muna tayo sa ating word for today. Syempre, no, 'di ba? Lagi yan tayong merong word for today, yung ating take out po sa ating video ngayon. Yung ating learnings, no. Ang sabi po dito, babasahin ko po. Ang sabi po dito, I had to forgive a person who wasn't even sorry. And then sa baba nakalagay, that's strength, no. So, napakaganda po 'to, no, itong ating word for today. Totoo naman po, I had to forgive a person who wasn't even sorry, and then that's strength, no. So yung pagsasorry po, no, ito po eh kumbaga yung strength kumbaga parang lakas po yan, no, kalakasan po yan yung pagsasabi ng sorry. So yun po, kung meron tayong na-offend, di ba, dahil sa mundo naman po ng social media, hindi po naiiwasan yan eh, no. Meron talaga at meron kayong ma-offend. Hindi po tayo perfectong tao, no. So, yun nga po, no. So, ang ano dito, ang bottom line po dito eh, let's be humble, no. Yun po yung magic word doon. Yung magic word po doon eh, it's let's try to be humble, no. Every day, every time, para magkaroon po tayo ng ano, ng peace of mind, di ba? Sabi nga nila, parang yung nga, spread love, di ba? Yun lagi naman ang ating sinasabi sa ating video. Spread love, palaganapin ang pagmamahal sa bawat isa. So, yun po ang dapat natin gawin, no? So, let's just spread love lang po. And, hanggang doon na lang po, guys, yung ating shoutout, lalagay na lang po natin dito sa huli, no? End of our video, lagi natin sinasabi, spread love!